tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanay sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan, pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong aming Diyos, Sari ng Langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, kau lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, salwalati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, taon-taong binibigyan mo kami ng kagalakan sa kapistahan ni na Apostol San Felipe at Santiago. Pakundangan sa kanilang pagdalangin para sa amin. Pagindapatin mo na kaming makasalo sa tiisin at tagumpay nang kaisa-isang anak mo ay sumapit sa walang katapusang pagkakaisa sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayon ipinaalaala ko sa inyo, mga kapatid,
ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo. Liban na nga lamang kung kayo'y sumasampalataya na di iniisip ang inyong sinampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin, si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan, at siya'y nagpakita kay Pedro saka sa 12. Pagkatapos, nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At nagpakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kahuli-hulihay, nagpakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang pinanganak ng di kapanahunan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaan kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang, patuloy na naguulat sa sunod na gabit araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong bagay, ingay. Gayunpaman sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Felipe ko ang daan, katotohanan at buhay. Ama'y sa akin matatanaw. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus kay Tomas, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama.
Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? At ang salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang sarili. Ang Ama na sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin. Kung ayaw ninyo maniwala sa sinasabi ko, maniniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa na mga ginagawa ko at higit pa rito. Sapagkat pupunta na ako sa Ama at anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hilingin ninyo sa pangalan ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Sa araw pong ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan po ng dalawa sa mga apostol ng Poong Hesus Nazareno, si San Felipe at si Santiago. Sila ay parehong tinawag at pareho ding pinahayo. Kung maalala natin, pagkatapos ng Pentecostes, nang matanggap nila ang biyaya ng Espiritu Santo, sila ay nagpunta na sa iba't ibang lugar. Sila ay nagpunta sa iba't ibang lugar at ipinahayag ang salita ng Diyos. Ipinahayag sino si Kristo sa kabila ng mga pag-uusig, sa kabila ng mga nagnanais magpatahimik sa kanila, sila ay naging tapat sa kanilang misyon na ipahayag ang mabuting balita kahit tanggapin man o hindi. Kahit man ang mga kausap nila ay hindi man tanggapin ang salita ng Diyos, patuloy pa rin sila na pumupunta sa ibang bayan at ipinapahayag ang salita ng Diyos. Maganda rin po sa atin ang mga Kristiyano sa araw na ito na bilang mga tagapakinig ay buong buo ba natin tinatanggap ang salita ng Diyos? Buong buo ba natin tinatanggap ang kanyang mga aral at turo? O mas gusto pa nating pairalin yung sarili nating kagustuhan? Mas gusto natin pairalin yung ito gusto ko eh, ito sa tingin ko eh. O nagbibigay ba talaga tayo ng puwang para makinig sa tinig ng Diyos sa buhay natin? Nagbibigay ba tayo ng puwang para makinig sa Kanya? Si Felipe at si Santiago ay unang nakinig. Bago sila nagpahayag, sila ay nakinig. Kaya ho sa ating ebanghelyo, si Jesus ay kausap ang kanyang mga alagad. Habang tinuturuan ni Jesus sa kanyang mga alagad, sila ay nakikinig. May mga tanong sila para sila'y maliwanagan. May mga bagay silang hindi maintindihan. Pero patuloy silang nakikinig sa mga aral at turo ni Jesus. Kaya po, yan po ang unang katangian ng isang tagasunod ng Poong Hesus Nazareno na sana'y makuha natin at sana'y matularan din natin bilang mga deboto niya. Unang-una, ang pakikinig. Handa tayo makinig sa kanyang salita. Handa tayo makinig sa kanyang mga aral at turo.
kahit na kung kailangan tayong pagsabihan, ay bukas ang ating tenga para pagsabihan. Bukas ang ating tenga para paalalahanan. Sa ating ebanghelyo, medyo na pagsabihan yata ni Jesus si Felipe, di ba? Nang tinanong niya, Panginoon, ipakita mo po sa amin ang Ama. At yun din ang pagkakataon para maturuan ni Jesus ang kanyang alagad. Eh, hindi mo, sabi niya eh, parang hindi mo pa yata ako nakikilala. Matagal mo na akong kasama. Hindi mo pa ba nagigets? But he used that question as a teaching moment. At si Felipe ay nakikinig. Sana po tayo mga deboto na mahal pong Jesus Nazareno, dito tayo magsimula sa ating pagsunod sa Kanya. Ang ating kahandaan na makinig sa Kanyang tinig, makinig sa Kanyang mga aral at turo. Ang unang katangian ng isang disipulo ay nakikinig sa tawag ng Poong Jesus Nazareno. Kaya po, kahit ito lang muna ang matularan natin sa kanyang mga alagad, ang pakikinig sa tinig ng Diyos, ang pakikinig sa kanyang mga aral at turo, ang kagustuhan na pakinggan ang kanyang salita. We start as listeners. At mula po sa pakikinig, ahayaan na ho natin na yung pinapakinggan natin ang humuhubog po sa buhay natin. Hindi lang basta natin naririnig. Tulad ho ngayon, naririnig ho ninyo ako. Hindi ko lang ho alam kung nakikinig. Baka yung iba, tulog na. Iba ho yung naririnig. Iba po yung nakikinig. At ang hamon ho sa atin ng Poong Jesus Nazareno, hindi lamang marinig ang kanyang salita, kundi pakinggan ang kanyang salita. At ang taong nakikinig, buong buhay ang gumagalaw. Nagbabago ang kalooban, nagbabago ang puso, nagkakaroon ng pagbabalik loob. At dito tayo nais imbitahan ng Panginoon. At ganoon din ang halimbawa ng dalawang apostol na pinagdiriwang natin ngayon. Pakinggan natin lagi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo para sa mga pangangailangan ng simbahan sa pamamagitan ni San Felipe at Santiago. Ang ating itugon, panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga obispo at mga pari naway buong tapang na isagawa ang tungkuling magpalaganap ng ebanghelyo kahit sa mga lugar na hindi ito tinatanggap. Manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga hindi nakakilala kay Kristo naway maakay sa liwanag ng ebanghelyo sa pamamagitan ng mga turo at halimbawa ng mga Kristiyano. Manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Tayo naway maging saksi ng ebanghelyo sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga may sakit naway magtamo ng kagalingan sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo.
panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga naging masipag sa kanilang mga gawain sa buhay na ito, naway magtamo ng kanilang gantimpala sa langit. Manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ama, inihahayag ng iyong anak ang pag-ibig mo sa amin. Sa tulong ng mga panalangin ng matatapang na pastol na nangangalaga sa iyong kawan, inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo at tanggapin ang alak na ito. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hintayin pagpapala na amin. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang mga pangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay ngayong kapistahan ni Nas Apostol San Felipe at Santiago. Ay ipagkaloob mong ang pamumuhay namin araw-araw ay maging rehilyong minarapat at kinalulugdan mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pinaspasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming naririto ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa nang kadakilaan mo. Sana, sana sa kaitaasan. Sana, sana sa kaitaasan. Pinagpapalang
pala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol at ng lahat na mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapaalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Garden word,
One little sound is a song if it soars in your heart. Full with love, roses shall rain from the sky, and as they cedar gather the flower, he shall reign in your lives. As long as your each child, his song shall fill your dark night light when you're lost in this lonely exile. We need to hear his word. Would you bleed to heal his scarred word? Your little thorn is a rose if it's grown in his heart. Announcement, ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na May 4, Huwebes sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo, maraming salamat po. Pinaaalalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nagsalo sa banal na pakikinabang, ay pamalagiin mong dalisay sa buo naming pagkatao. Kaisa ni na Apostol San Felipe at Santiago, kami naway marapatin mong makakita sa iyo sa aming pagtingin sa iyong Ama, upang kami maging dapat magkamit ng buhay kailanman sa piling mo sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyoko ang inyong ulo para sa pagbabasbas. Ang Diyos na nagtayo ng simbahang nasasalig sa mga apostol, ay magawad nawa sa inyo ng pagpapala bilang tugon sa mga panalangin ni San Felipe at Santiago ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos nawa ay siyang magbunsod sa inyo para tularan ng halimbawa ng mga apostol upang inyong mapatunayan sa lahat ang inyong katapatan sa Kanya ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang aral ng mga apostol ay nagpatatag sa inyong pananampalataya. Ang kanilang mga panalangin ay magbunga nawa sa inyong pagsapit sa tahanang tunay at walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin.
binibintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati namin.